Kaloy, maghanda ka na. Itutuloy na natin ang pagtestigo mo. Pasasabugin na natin ang pinakamalaking bomba na sisira sa mga Villafuerte. Sabi sa akin si Trina na videotape. Kaya, maaaring totoo ito. Pero wala namang nakitang videotape yung mga investigador sa loob ng camera. Baka nabayaran din ni Greta ang investigador mo. Kamusta ka na, Reden? Binigay niyo sa akin. Walang kwenta. Hanggang ngayon buhay pa si Paolo eh. Ano? Paano nangyari yun? Eh kapareho lang yun ang laso na nakaputol ng kamay mo. Bias sa pusa kaya tayong taong yun eh. Di bale, sasabihin ko na lang kay Greta. Malilintikan na naman tayo nito. Magkakampi pa kayo ngayon, ni Greta. Anong gusto mong palabasin? Peh! Huwag nang patagalin yan. Natatandaan mo ba ang pagsabog ng laboratorio ng pamilya mo? Oo! At alam kong ikaw ang may kagagawa nun! Yan ang akala mo! Sandali! Sino ang mga huling lumalabas sa opisina nito? Si Sir Enrico po ang pinakahuling madalas. Siya lang mag-isa? Yes, ma'am. Wala siyang kasama? Madalas din po yung mga taga-accounting kasi may major inventory daw po sila. Yvette! May nakalimutan ka? Oo. Ikaw. Ang sipag mo naman. Nag-overtime ka hanggang ganitong oras? Hindi. Nakalimutan ko lang yung bag ko. Sige. Ano na? Magalala, Paolo. Marami naman kami kakampi mo rito. Salamat. Paolo, wala pa rin kaming balita kay Boss Redin. Wala na yan. Pinasalvage na yun. Salvage? Malaking gulong pinasok niya dahil sa akin. Wala ba tayong ibang paraan para makatakas sa impyernong ito? Tatakas ka.
hindi ako magpapakamatay dito. Kailangan magbayad sa akin ng totoong kriminal. Makukulong din lang ako. Mas mabuti pang may kasalanan ako. Alam mo bang nag-aalala rin sa'yo si Inay? Halika. Puntahan natin si Tia Beatrice at kausapin natin sila. Huwag na natin. Okay na naman kami dun eh. Francis, naiintindihan kong nararamdaman mo para kay Ana. Pero mali ang ginagawa mong pagsagot kay Nay tungkol kay Ariel. Pero hindi ba ate, ikaw nga nagsabi sa akin noon nung mga bata pa tayo? Alam ko. Pero tama si Inay, Francis. Mali ako. Ayaw mo bang makita magkakasama tayo ulit magkakapatid? Kailan ka pa naging kakampi ni Inay? Nagdudugo yung sugat mo eh. Linisin natin. Ay. Sorry, pare. Sige na, kaya na. Hindi naman yata natapunan eh. Hindi. Busog na ako eh. Pare, baka mangyayat ka niyan. Nagje-jeta ako talaga eh. Sige. Akin na lang. Pare. Nakakatakas ka ba dito? Bakit na itanong mo? May kwenta ka ba sa labas? Bakit? Ilang beses ka na nakatakas dito? Po. Dalawang beses na. Paano? Bakit? Matutulungan mo ba ako? Recuerdo de amor. Subaybayanin yung mabuti ang event na yan. Lorenzo, kumuha ka ng magaling na tatrabaho. At ako ang bahala kay Enrico. Si Paolo, kamusta na nga pala si Paolo? Marami na nakamata kay Paolo ngayon. Nahihirapan ang bata natin sa loob. Napadampot na natin si Reden, hindi ba? Eh sino pa ngayon na magbabantay sa kanya? Nagbayad si Enrico ng mga gwardiya na magbabantay ng gusto kay Paolo. Kaya wala na kayong gagawin, ganun ba? Hindi pa naman sila nakakahalata kay Domin eh. Basta! Bilis-bilisan ninyo ang pagkilos nyo! Naiinip na ako! Si Reden, inang. Ano na nangyari kay Reden? Patay na siya. Tita Greta, si Luisa po ito. Luisa, kamusta ka na, iha? Mabuti naman po. May balita na po ba kayo tukol kay Paolo? Naku, iha. Hindi nga namin siya napapagkausap lately eh. Nasabi ni na hubas sa kanya na nandito ako? Oo, sasabihin ko sa kanya yon. Alam na nga niyang kasama mo si Monching eh. Anak, tatagan mo loob mo, ha? Pag-aralan mong mabuti ang mga paraan kung paano natin matutulungan si Paolo. Si Tito Enrico po ba nandyan? Pwede ko ba siyang makausap? Ay, kasi maaga siyang umalis, iha, eh. Sige ho,
Tatawag na lang po ako ulit. Gabi ang asawa ko nun sa factory. Teacher naman ako. Kaya si Edwin ang nag-aalaga sa anak namin sa araw, ako naman sa gabi. Araw-araw, sa factory ko na sinusundo si Jonjon. Siya lang ang tanging yaman namin mag-asawa. Kontento na kami basta nabibigay namin ang lahat ng pangangailangan niya. Ikatlong birthday ng anak ko nun. Nagpipikit daw ang mga trabahador sa factory. Sinasabi ni Greta, lugi na raw ang factory, kaya isasarado na. Sabi ng nakakita, pinasok daw ni Edwin si Jonjon sa loob ng factory. Naiinip na kasi ang anak ko sa paghihintay sa akin. Nagmamadali ako nung gabi niyo. Dahil ayoko nga kasama ni Edwin si Jonjon sa pag-uwelga. Tapos, malayo pa lang, may sumalubong na sakin. May sumabog daw sa loob ng factory. Lumikha ng malaking apoy. Sa loob ang asawa at anak ko. Hindi ko man lang nahawakan ang anak ko. Kahit sa ulo pagkakataon. Sinadyang sunugin ni Greta ang factory. Huwag lang ibigay sa mga manggagawa ang hinihingi nila. Hayop siya. Kahit may mamatay, kahit may masaktan, tutuloy niya yung plano niya. Wala siyang puso. Wala siyang pakialam. Kaya ay pinangako ko sa bangkay ng asawa at anak ko. Igaganti ko sila. Ipaparanas ko kay Greta kung paano mawalan ng asawa at anak. Ngayon, tapos na ang pagluluksa ko. Recuerdo de... Chip, saan yung naghahanap sa akin? Boy! Patungo!